dito tayo sa Evangelista, palit tayo ng gulong ng sasakyan natin. Kailangan talaga, medyo ano na, medyo lumana lang talaga. Pero may nakaano pa po, nakahampa yung ating sasakyan. So wala pa po yung gulong, hinihintay pa po natin siyang gulong. Medyo maano dito ah. Marami silang customer kanina po, dito punong-puno po dito kanina nung dumating tayo. Ayan, busy-busy po sila mga ka-PJ. Bakit ito? Bakit yan? Ito nakalabas to, may pinuktak namin. Pabawasan natin dito para pumasok to. Ganun pala yun. Bali, nakatagilid siya. Oo, palabas. Palabas. So, ayan, mga gamit nila. Ayan, buka pala ito ng gulong. So, ayan po yung pang-alay nila. Ayan, ito yung pang-alay nila po mga ka-PJ. Para makita po yung gulong mong kapingi. So, ayan na po, nakabit na isang gulong. So, isa pa. Hintayin pa po natin mga ka-PJ. Tapos dito balancer. So ito yung balancer naman yun. Igugulong po naman mga ka-PJ. So para pante po ang ano niya, ang ikot ng gulong. Kasi pag hindi po ka naka-balancer ganyan yan, mag ano yan, mag wiwigil siya. Yung kumakabag-kabag po ang so ganitong gawa nila mga ka-PJ. Hindi pa rin pa 40-35. So ibig sabihin hindi siya balance. Talagyan po ng ano yun. Kailangan ko ng bilis na ako. Ay, sorry. So, ganun na po ito mga kabit. Dati-dati, wala. Basta magkabit ka na lang. Kung nasa probinsya, basta magkabit ka na lang dyan. Ikabit mo pala yung pulot mo. Okay na, magkayarihan ano. Pero sa ngayon, hindi. Dapat talaga ipabalansya mo po mga kabit. So, chine-check talaga ito mga kabit. Yung mga pangilalim kasi ito po nagpapasira po yung ano natin, yung daan natin, yung mga lubak-lubak kasi yan po yung mga nasisira, mga yan o oh. yan lahat yan, chine-check ko yung mga BJ. Kasama nyo sir? Sabit na po mga BJ, sabit po yung gulong natin. Ayan, pantay na yun o oh. So ganoon po yung ano, yung gulong, yung balancer po ng gulong. Puros nakahang po ang gulong dito. So maganda po ganito po mga ka-PJ. At pag magpalit po tayo, kasi libre check up naman po ito eh. So pag may mga sira, ayun, papalitan syempre yung ano, yung mga piyesa, ayun. So ito po ang pinakabit para malaman kung yung gulong ba nakahiga o naka-straight siya. So yun ang tawag ng balancer. Anong tawag dyan? Balancer? Camber align sir. Ah, camber align. Oh, sorry. Yun po yung camber align po mga ka-PJ. Oh, pwede pang iyan ka to? Ina-align po nila yan. Camber align pala ang tawag. So yan. Marami mga aparato yung ginagamit dyan. Yan. So ayan na po siya sa TV oh. Sa monitor ko lang. Diyan po makikita na po natin yung ano niya. Yung gulong niya kung ano. Tinanin nyo.
Ayan, tingnan niyo yung tagay dito. Masado siya tagay dito. So yung ito, nandito na ito kanina, malis. Dina-drive test nila, so ito bumalik. At ang malaking ito, problema rin mo ito. So dapat po tayo po mag-drive sa lubak. Sa mga labak-labak kanya, dapat po dandahan lang. Ito po nagpapasira dito sa ilalim eh. Mga kasada po natin mga kapidya, kung tayo po mag-drive na walang pakuntangan kahit sa labak talaga ganun. So may problema, tingnan ninyo tinanggal ulit yung dulo. Sinisili pa yung ilalim mga kapidya, tinitingnan po may... Nilipis na lang ng preno mo sila? Ha? Nilipis na ng preno? So dito kami sa may ano, sa buhay waiting area. Ayan, may TV po. So dito po kami sa waiting area. Ayan, may TV po kung makamuchi. So inulit pala ito. So mga BJ, alis na po tayo. At yan o. Maraming sira. Ganun talaga. Pag magsasakyan tayo talaga ganun, handa ka na talaga. May gagastusin ka. Dito lang sa suspension bushel lang at saka yung ano niya, 9,000, 10,000 po mahigit. Inabot ng... inabot ng 14. Mabigat sa borsa, talaga ganyan ha. Ganyan talaga. At pag may sasakyan ka, para ka rin mag-drive sa Maynila, pag mag-drive ka talaga, Metro Manila, ihanda mo na talaga yung ano mo sa traffic, ganun. So pag may sasakyan ka, ihanda mo na rin talaga. Nagagastos ka talaga. Pag sa mga ganitong, lalo na talaga pagka hindi mo na palagi pinapacheck yung sasakyan mo, biglaan ka na lang. Parang tao rin yan, di ba? Tayo tao rin. Ano? Pag hindi ka magpapacheck sa hospital, tapos bigla may dumating sa iyo mga sakit, ganun na, dumami na. Ganun din yun. Ganun din po sa sasakyan. Yan, ibang sasakyan po. Andito na po tayo. Paalis na po tayo mga kabiche. So, tapos na. Medyo mabigat lang sa bursa, so okay. Masarap may sariling sasakyan. Masakit lang sa bursa pagka sa maintenance po mga ka-BJ. So mga ka-BJ, alis na tayo. Tapos na po. So thank you so much po sa inyo lahat mga ka-BJ. Thank you po sa inyo lahat mga ka-BJ. Ito pang inyong kabalingkod Benjasin. So may kunti vlog lang po tayo, pinakita natin lang po sa inyo mga ka-BJ sa paggawa ng sasakyan. Ayan, tulad sinabi ko sa iyo, sakit sa bursa. Unting ano lang talaga, unting tiis lang talaga ganyan. So ito po, nandito po tayo sa Makati Metro Manila. So okay na po mga ka-BJ, God bless, mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. See you po sa susunod na vlog ko po. Ito po ang inyong kapatid ko, Benjasin. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po tayo ni Lord. Thank you so much po sa inyo.